Magandang buhay, Lord, sa mga fiber antenna gaya ng F23, X510, 20 at kung ano-ano pa. Mas lilaw din ito yung mga nagkakaroon ng problema sa kanya, yung mga tansong tubing sa loob. Okay? Hindi maiwasan to, Lodi, kasi nga yung mga antenna nating fiber ay gumagalaw-galaw sa loob yan. Tapos yung mga ibang parts ng mga antenna, kung minsan din ay tubing lang. Ayan o. Ayan. Bio tubing lang yung mga yan. Kaya kung minsan, pag humangin ng malakas, ay nagkakrak tong mga to. Malutong kasi ang tansong dilaw, Lodi. Mahirap baluktutin yan. Kung binaluktot mo yan, Lodi, may time na nagkakrak siya. Kung halimbawa sa plastic, ang plastic na malutong, kung tawagin, meron din plastic na makunat. Ito. Ito yung tansong dilaw. Kaya hindi mo basta-basta mababaluktot to, Lodi, nagkakrak to. Hindi kagaya ng mga pula na tanso na pagka binaluktot mo, pwede mo pang ibalik. Ito, Lodi, mapasaktan mo lang tong tanso na to, ay magkakrak na siya, hindi mo na siya maibabalik. Kaya ang diskarte, kung sakali ay dito tayo, ayan, kung tutuusin, Lodi, ay ito, kung saan siya naputol, ayan, ay kadugtong nito yan. Ito, pwede mong i-grind to at isuksok. Kaya lang, masyado nang malaki yung isusuksok mo dyan. Magbabago na yung tono niyan. Kaya kung saan siya naputol, dun mo lang siya ibalik. Ako, kaya ko naman i-grind to eh. Tatanggalin ko lang to, lilinisan ko lang, at isusuksok ko lang to. Itong tubing na to, dito sa solid rod na to, na bronze, ay presto na yan. Hinahan ko na lang dito sa gawi dito. Ayan. Pero dahil sa special naman tong antena na to, ay ayoko naman masira yung kanyang tune. Eh, dugtong na lang yung gagawin natin. Pero hindi mo rin pwedeng idugtong ito nang ang gagamitin mo ay hinang lang. Kasi medyo malambot yung lead para dito. Kaya kailangan din natin ng patibay. Kailangan mo rin gumamit ng dalawang panghinang kasi nga medyo mahirap-hirap din na hinangin to pagka mag-isang panghinang lang ang gagamitin mo dahil yung init ng panghinang ay i-absorb ng buong element na yan. Ito. Tatanggapin ng buong elements yan. Idadaloy niya lang ang yung init. Kaya kailangan mo ng dalawang panghinang para pang backup mo at mabilis matunaw itong ating soldering lead. Ganyan, Lodi. Pagka nakahiga na sa panghinang yung elements na yan o yung rod na yan, ay tusukan natin sa loob ng tingga. Ayan. Para mailabas niya yung mga dumi. Ayan, Lodi, kung napapansin nyo, tinutusukan ko siya, ay lumalabas na rin yung dumi na naipon diyan. Ayan o. Huwag kayong manghinayang, Lodi, sa lead na ginagamit nyo. Okay. Ayan, kung napansin nyo, Lods, may mga dumi siyang lumabas. O, ayan. Hindi kasi didikit yung tingga pagka madumi yung surface na ating ihinangin. Ngayon, Lodi, kumuha tayo ng stranded wire. Ayan. Pwede rin isang solid na tanso, pwede rin gumamit ng stranded wire gaya ng panggitna ng RG8 o kaya yung belding na panggitna din niya, yung solid niya, pwede rin yun. Ngayon, Lods, itusok natin ito dito. Okay, dagdagan natin yung init kasi hirap yung panghinang na isa eh, para makapasok tong stranded na tinabas natin. Yun. Okay, nakapasok na yung ating stranded, Lodi. Ayan.
Isunod naman na natin ipasok to. Yan. Huwag natin gagalawin Lodi hangga't hindi pa na cool down yung ating lead. Kasi magkakrak yan, mawawala ng puwersa. Kaya lang natin na nakaganyan. Okay, sa tingin ko Lodi ay okay na siya, dikit na. Pwede nyo i-grind to, lihain, depende sa choice nyo yan. Pwede nyo i-cut din sa pamamagitan ng cutter, okay lang din. Okay na siya Lodi, sa'yo no? Ito, pwede nyo na lang din lihain to para pumantay kung ano yung hubog niya dito at dito, kung maliha yan ay magiging maganda. Okay? So hanggang dito muna Lodi, maraming salamat at magandang buhay.